So, ayan mga tol, kitang-kita naman natin, no? Lapat na lapat yung bara. So, magandang araw mga tol. Tutorial tayo ngayon ng asintada. So, sa video na to, i-detail natin yung mga pagli-layout at saka yung proseso ng asintada. So, ito yung asintadahan natin mga tol. So, ayan, makikita ninyo, dalawang poste. So, hindi na tayo magba-butterboard. Ang kailangan natin, level bar, metro, martilyo at saka lapis. Saka syempre ito, tsara. Saka level hose mga tol. Dito mga tol, sisintra natin yung layout. Tapos kukuha tayo ng 4 dito. Kumbaga igigitna natin yung sukat, kukunin natin yung sentro. Then yung size nung 4 igigitna natin dito. So dito tayo kukuha ng tamse. Ayan. So kailangan natin labelin muna ng level hose. So, gagamit tayo ng level hose. Double check natin kung tama yung level hose. Okay. So, dito mga tol, 30. So, kukunin natin yung sentro. 15. Pakita mo, 15. Ayan. Okay. Tapos, yung size ng hollow blocks natin is 4. So, kukunin din natin yung sentro nun. Bali, ito yung 4. Saka ito. Then, ito yung kukunin natin. Ito, side na to. Ngayon, magamit tayo ng bara. So, ito yung kinuha ng sukat kanina. Magamit naman tayo ng level bar. Level na, guhita natin. Mga tamang guhit. So, sa kabila mga tol, ganun din ang gagawin natin. Pagkita ko. So, wat tayo ng gitna. 30. Kinsa ulit. Ayan, 15. Then kuha natin ng 2. Sentro. Ito yung 4. Then kuha tayo dito sa kabila. Kaya natin ang bara. Pag nasa level ng mga tol, masalit natin. So, ang sukat ng ating hollow blocks is 20 cm. So, ang magiging mortar natin is 2 cm. So, bali magiging 22. Okay. Dito natin i-apply yung 22. Ito ay number 22. Dalawa. Then, dyan tayo kukuha ng level. Pangalawang unit. So, dito mga tol, makikita natin na nililevel natin yung tigkabilang poste para dun sa lalagyan natin ng tamse.
So dapat sa tigkabilang poste dapat nakalibel yung ating thumbsail. Oh, ayan mga tol, makikita ninyo yung level natin, tigkabila. Ayan. Then, dito naman, susukat naman lang tayo ng 22. Papunta doon. So, uumpisa na natin, lagyan ng PC. Then, mag-start na tayo mag-asintada. So, doon tayo magsisimula, papunta dito. Tapos, kailangan malinis nga pala yung surface mga tol. Para... yung mga alikabok dapat matanggal para maganda yung kapit ng halo natin. So kailangan nating basahin yung flooring. Yan. Then bago lagyan ng halo. So simulan na natin mga tol. So dito mga tol, ialay na natin yung mga dowels natin, yung mga bakal na nakabang na yan. So para pag-asintada natin, hindi na natin siya kailangan kiluin. So ito mga tol, ito na yung ating thumbsail. Ayan. So tigkabila yan mga tol. Ito yung ginawa nating layout, taas. Then lahat ito mga tol, sukatan na natin ng 22. Pataas. Sa yung kabila. Tapos itong mga abang na bakal mga tol, dudugsuan na natin to, 150 cm. Tapos kailangan natin basahin ito flooring bago tayo magsimula. Okay? Ito mga tol, yung tansi natin dapat kailangan naglalaro yan. Hindi yan dapat nag-i-stack. So dapat pantay ang ilalim. At pantay din sa ibabaw. Kailangan walang tumutukot mga tol. Ayan. Dapat pantay lang siya. Tapos yung ating mga dowels, ayan, mga bakal na yan. Kailangan kung mahaba pa yung dugsungan, dugsungan na agad natin para yung tibay hindi nawawala. So second layer na tayo mga tol. Saka nga pala yung ating mga cut. So dapat lagi nakasentro yung ating hollow blocks dito sa lock. Kasi pag hindi ganun ng ano, hindi siya masyado matibay. Kaya dapat yung lock natin mula doon naka-interlock yung ating mga hollow block. So sa paglalagay naman ng mortar mga tol, dapat damihan na natin kasi mas maganda yung madami, mas maganda yung siksik ang ating mortar para hindi siya nagkakaroon ng butas. So kailangan kapalan na natin, then yung halo natin is medyo malambot ng konti para paglapat ng halo block natin medyo makukumpre siya. So maganda yung
pagkasiksik ng ating mortar. So dito mga tol, nagsukot na tayo ng bakal na pang horizontal. So dapat yung ating horizontal nakasibat dun sa abang. So yung horizontal nga pala natin mga tol, every 3 layers ng hollow blocks. So dapat tuwing mag-asintado tayo, huwag natin kakalimutan yung horizontal at saka yung mga dowels. So yan kasi ang magbibigay ng tibay ng ating asintada. So mga tol, ito na, nakatatlong layer na tayo. So lagi nating tatandaan mga tol, itong bakal na to lagi dapat natin itong nakasentro. Kasi once na kumilo yan, mahirapan tayo magtuwid ng asintada. So dapat lagi yung straight, lagi nasa linya. Ayan. Ayan. Ito na yung bakal natin tol. Ayan. Ito na yung bakal natin na kinabit. So dapat nakatali siya doon sa abang. Alternate doon sa gitna. Yung isa nasa kabilang side. Ito naman nandito sa kabilang side. Ayan.
Ayan mga tol, naka-apat na patong na tayo. Dapat naka-line yung bawat guhit. Ito. So ayun. Yun, yun. Para yung estimate ng hollow blocks natin is tatama doon sa mismong asintada ng division. So ayan. Tapos yung tansi natin, dapat lagi yung double check. Ayan. Dapat lagi siya nagalaw. Ayan. So, itong bakal mga tol, dapat lagi siyang mahaba ang sobra. Ayan. Ito. Tapos yung butterboard natin. At dahil hindi natin kailangan tayo ng butterboard, so poste na lang yung ginuhitan natin. Ayan. Mas madaling mag-asintada mga tol kapag may poste na. Kaysa manggawa ka pa ng butterboard. So sa paglalagay naman ng mortar mga tol. L22, so tatansyahin lang natin. Ayan. Ayan mga tol.
Horizontal natin, every tatlong hollow blocks, tatlong layer ng hollow blocks, kailangan meron tayong bakal na horizontal. Yan. Saka sa tip ko sa inyo mga tol, yung hollow natin, pwede mo siyang palambutin kung magpapalamang ka na sa gitna. O, halimbawa ito, pang mortar to. Pero kung panlagay na sa palaman o panlagay sa pansilid sa hollow block, pwede mo na siyang palambutin para mas maganda yung pagsisilid ng hollow ng semento dito. So ito mga tol, papalambutin natin yung hollow. Then mas maluwan yung pagsisilid ng semento kapag malambot yung halo. So dire-diretso lang yan mga tol. Yun mga tol, ito na. Yan, kita nyo naman, lapat na lapat yung ating bara. Walang tumutukod at walang lumulubog. Sa ganitong proseso ng pag-asintada, makukuha natin yung pinaka manipis na palitada. So yun mga tol, maraming salamat sa panonood.